Ang tanging permanente sa mundong ito ay ang pagbabago. Maraming salamat mga kapatid sa patuloy ninyong pagsusuporta at pagtangkilit sa Daily Habit Channel. Tulad po ng inyong nadinig sa aming panimula, minabuti po naming baguhin ang format ng aming mga videos para mas maipaliwanag po naming mabuti ang aming saloobin at maibahagi sa inyo ang mga sinasabi ng ating mga baraha. Minabuti po naming tagalugin ang paghahatid sa inyo ng inyong kapalaran upang mas masabi namin ang aming kamalayan sa mga ibibigay sa atin ng tarot cards. Ang setup din po natin ay ating binago. Tulad po ng binanggit namin sa aming intro 2.0 version, ang paglalim ng aming kamalayan sa mga baraha ng tarot ay isang paglalakbay na ating tatahaking pare-pareho. Kami po ay patuloy na hinahasa ang aming kagalingan sa pagbabasa ng inyong mga kapalaran at ngayon po ay samahan niyo po kami sa pagtuklas sa mga ibabahagi ng ating tarot cards sa pamamagitan ng 3 card spread. Ito po ang susundin nating pattern. Stop, look, and listen. Madaming 3 card spread po. Andiyan ang morning, afternoon, night. Ang pinakakilala at madalas gamitin na past, present, future. Pero minabuti po ng Daily Habit Channel na pagbutihin ang mga spread na ito at lumikha ng isang natatanging pamamaraan ng pagbabasa sa pamamagitan nga po ng stop, look, at listen. Ang unang figura po ay ang larawan ng isang taong may buhat na tupa sa kanyang balikat. Ito po ang magre-represent ng stop. Ang mga baraha po na ilalagay natin dito ay tutukoy sa mga bagay na dapat nating iwasan, mga bagay na dapat nating ihinto o isang tabi muna. Ang pangalawa po ay imahen ng taong itinigil ang kanyang ginagawa upang magmasid sa kanyang kapaligiran. Dito po natin ilalagay ang tarot na magre-represent ng look, mga bagay na kailangan nating obserbahan sa ating sarili o sa ating paligid. Mga bagay na nasa tabi lang natin na maaaring hindi pa natin pansin o alintana. At ang panghuli ay larawan ng isang tao na tumigil sa kanyang paglalakad upang makinig sa kanyang paligid. Dito po natin ilalagay ang baraha na listen. Ang tarot po dito ay sasalamin sa mga bagay o payo na kinakailangan nating pakinggan o ikonsidera bago tayo magdesisyon. Muli po, kami dito sa Daily Habit Channel ay nagpapasalamat ng taus-puso sa walang patid ninyong pagsuporta. Huwag po sana ninyong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hangad po namin ang kagalingan ng mga sakit-sakit sa pisikal, mental at espiritual na aspeto ng inyong mga buhay. Ang mga tarot cards ay gabay lamang po natin. Nasa sa atin pa din po ang desisyon sa pang-araw-araw. Ngunit ang pinakamainam pa din ay ang ating pagdarasal sa ating poong may kapal. Maraming salamat mga kapatid sa pagsama ninyo sa amin dito sa Daily Habit Channel. Ito po ang inyong kapalaran bukas na ngayon ang broadcast. Ito ang sinasabi ng ating tarot cards para sa February 27, 2020, Huwebes. Para sa pag-ibig, sa pinansyal at sa ating kapakanan. Ang unang baraha po ay Ace of Cups na ilalagay natin sa stop. Ang pangalawang baraha po ay ang Queen of Swords na ilalagay natin sa look. At ang pangatlong baraha po ay ang Page of Wands na ilalagay natin sa listen. Ito po ang simbolismo ng Ace of Cups. Ito naman po ang simbolismo ng Queen of Swords.
Ito po ang ibig sabihin ng Page of Wands. Ngayon, pagsamasamahin po natin ang ibig sabihin nila. Kapag binasa po natin ang mga ito, ito po ang aming interpretasyon. Ginagabayan po tayo ng tarot cards natin at sinasabi po sa atin na kung kayo po ay isang taong emosyonal o may pinagdadaanan na mabigat na nakakaapekto sa kanyang emosyon, sinasabi po ng cards natin na huwag po tayong magpadala masyado dito. Isang tabi po muna natin ang ating mga nararamdaman. So kung meron po mga bumabagabag sa atin, lalo na sa ating saloobin, mainam po na huwag na muna natin po itong alalahanin. Kung maaari, bago po tayo pumasok sa ating mga trabaho o sa ating eskwela, kung kayo ay estudyante, iwan po muna natin ito sa bahay. Sinasabi po ng ating look card, ang Queen of Swords, na dapat daw pong mas pairalin natin ang ating intelektual. Ibig sabihin, dapat po nating pagnilay-nilayan at pag-isipang mabuti ang ating mga desisyon sa pamamagitan po ng ating pag-iisip at hindi ng ating emosyon. Or kung babalansehin po natin, siguraduhin po nating mas pag-iisipan po natin imbis na magpapadala po tayo sa ating mga saloobin. Ngayon, sabi po ng ating listen card na Page of Wands, maaring meron daw pong isang tao na mas bata or maaring bago sa ating paligid, bagong katrabaho, bagong kaklase, o bagong kaibigan na maaring may maipayo ito sa ating kasalukuyang pinagdadaraanan. Maaaring bagong kilala lang natin dito sa taong ito at hindi pa natin siya lubos nakakilala, pero maaaring may maibahagi siya na makatutulong sa kung ano man ang pinagdadaanan natin. So bago po tayo magdesisyon ngayong araw, timbangin po muna natin kung anong mas mainam natin gawin. Huwag po magpadala sa ang mga emosyon. Maaaring humingi po tayo ng payo ngayong araw. At ultimately, para po tayo ay magdesisyon, gamitin po natin ang ating mga isip. Muli po, kami dito sa Daily Habit Channel ay nagpapasalamat ng taus-puso sa walang patid ninyong pagsuporta. Huwag po sana ninyong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hangad po namin ang kagalingan ng mga sakit-sakit sa pisikal, mental at espiritual na aspeto ng inyong mga buhay. Ang mga tarot cards ay gabay lamang po natin. Nasa sa atin pa din po ang desisyon sa pang-araw-araw. Ngunit ang pinakamainam pa din ay ang ating pagdarasal sa ating poong may kapal.